Ito ang isa sa pinakamagandang comment na magandang-magandang gabay sa buhay. Yung salitang, thy will be done. No? Hindi kasi natin mamimiss kung ano yung inilatag ng Panginoon sa atin. God is in charge. Kasi tandaan natin, yung plano ng Panginoon sa atin always leads to prosperity. Kataon lang na minsan or madalas gumagalaw tayo according sa gusto natin lang. Nalilimutan natin isaalang-alang yung gusto niya. Hindi ba? Yung gusto niya para sa atin. Kasi we are caught up with this. Ito magandang ano lang ha. I-share ko sa inyo. The devil does things or makes up things na lalayo sa pananalig sa Panginoon. Inilalayo niya tayo sa pananalig sa Panginoon. So maraming mga magagandang bagay na o aral na nagsi-circulate sa internet, sa mga guru, sa mga whoever, no? Pero sana titignan natin, inilalayo ba tayo nito sa Panginoon o inilalapit tayo sa Panginoon? Si minsan, meron tayong matinding paniniwala sa Diyos na we're doing our best, ginagawa natin yun, dapat natin gawin, pero bigla tayo nasi-stress. Sometimes it's because of our loved ones at yung mga taong nakapaligid sa atin. Because their expectations for us is different. Nalilimutan nilang i-align din sa Panginoon yung expectation nila sa atin. Therefore, ang makikita lang nila sa iyo yung perceived na pagkukulang mo, perceived na kamalian mo lang, despite ikaw, ginagawa mo lahat ng mga pwede mong gawin. You're doing your best sa buhay mo. Pero yung mga taong madalas malapit sa atin, nalilimutan din nilang i-align. Nagagamit din sila ng kalaban para ma-stress tayo or ilayo tayo sa pananalig sa Panginoon. No? So ako ang gusto kong i-share sa mga nanonood, especially sa mga estudyante, sa family, sa mga parents, no. Hindi lang yung sarili natin ang isuko natin sa Diyos. Ganon din yung pangarap at mga expectations natin sa ating mga mahal sa buhay, particularly sa ating mga anak. Kasi may gusto tayo sa kanila. Pero gusto ba 'to ng Diyos? Minsan nagsisikap naman yung bata, hindi niya nakukuha yung gusto mo. Hindi pala yun yung gusto ng Diyos. So I think mamuhay tayo with faith. 'Di ba? Sabi, walk with faith. Ask and you shall receive. Minsan nag-a-ask tayo, hindi natin namamalayan, may binigay pa lang kapakipakinabang sa buhay natin. Hindi man yung specific na gusto natin. For example, nanalangin tayo, Lord, nahirapan ako pumasok sa trabaho, bigyan mo naman ako ng motor. Di ka naman binigyan ng motor, pero binigyan ka naman ng boyfriend na may motor. Ayaw, ganun. I mean, walk with faith. Alam mo yun. So kung may expectation ka sa magulang mo, sa kapatid mo, hindi kasi masusunod yung gusto lang natin. Lagi nating ialay sa Diyos kung ano man yung gusto natin para sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayo mag-contribute sa kanilang ikaka-stress. Kasi minsan yung tao, ginagather niya lang yung sarili niya na manalig pa rin, na ipagpa sa Diyos kung ano man yung kabiguan niya. Tapos biglang magdadadaldal ka ng makakasira lang ng ulo niya, magdadadaldal ka ng hindi mo ginagawa yung best mo. Nasira, di ba? Nasira yung kanyang
pagsuko sa Panginoon, biglang stress yung dinulot mo. Kasi ikaw, instead na maniwala ka rin lang sa plano ng Diyos, nagdadaldal ka ng mga nakakasakit lang. So I think it's also a key para yung families magstay together. Talagang dapat nasa sentro ang Panginoon. God bless.